Narinig mo yung payo ng Obi sa'yo? Huwag ka masyadong mag-isip. Pwede ba namang hindi ako mag-isip? Rachel, alam ko nag-aalala ka para sa anak natin. Pero may bata rin yan sa tiyan mo. Kaya kailangan mong alagaan yung sarili mo. Anong gusto mong gawin ko, ha? Baliwalain na lang isakit ni Bailey? Leo, may stage 3 cancer yung anak natin! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Bailey, anak! Bakit po? May sasabihin kami ng daddy mo. Ano po yun? May surprise kami sa'yo, anak. Talaga po? Oo, hulaan mo. Ibibili niya na po ako ng bike? Naku, hindi pwede yun. Delikado yun eh. Pero mag-helmet naman po ako. Basta hindi yun pwede. Daddy, di ba promise mo sa akin bibili mo ako ng bike? Pag-uusapan muna namin ng mami mo yun, ha? Papayag akong mag-bike ka pag mas malaki ka na. Malaki na po ako. 7 years old na po ako. Napakakulit mo talaga eh. Sige, ganito na lang. Hulaan mo na lang kung anong surprise namin sa'yo ng mami mo, ha? Ano po? Yung gustong-gusto mo magkaroon. Bike po. Maliban nga sa bike. Bakit ba ganyan yung ngiti mo? Nahulaan mo na ba? Magkaroon na po ako ng kapatid. Ano sa tingin mo? Mami, may baby sa tiyan mo? Oo, magiging kuya ka na! Yay! Magiging big brother na ako! Magiging kuya na ako! Kaya dapat magpakabait, ha? Opo, yay! Mag-aaroon na ako ng baby brother! Anak, hindi pa namin alam kung baby brother ba o baby sister yung kapatid mo. Mami! O bakit? Mami, parang sumasakit po yung tiyan ko. Ano bang kinain mo kanina? Mami, ang sakit po ng tiyan ko. Halika nga. Ano nangyari? Mami, sakit! Mami! Mami! Dr. Kravitz, you have a visitor in the main lobby. Lumabas na po yung results ng lab exams na ginawa sa anak niyo. Dok, kamusta po yung anak ko? Base po sa assessment na ginawa namin, as well as sa results ng laboratory examinations, your son has a rare form of cancer. Cancer ho? Ano? Opo. Ano pong cancer, Dok? Meron po siyang non-Hodgkin's lymphoma. Ano ho yun, Doc? Non-Hodgkin's lymphoma po ay cancer na lymphatic system ng tao. Yung lymphatic system po, parte po yun ng immune system natin. Ay, Diyos ko. Doc, bata pa ho yung anak ko eh. Ay, wala pong pinipiling edad ang cancer. And I'm sorry to say this according to staging done. Nasa 3rd stage na po yung cancer ng anak nyo. I'm sorry. Ano pong dapat gawin namin, Doc? Iko-continue po namin yung pain medications. And we also highly recommend na simulan agad natin yung chemotherapy. Narinig mo yung payo ng Obi sa'yo? Huwag ka masyadong mag-isip. Pwede ba namang hindi ako mag-isip? Rachel, alam ko nag-aalala ka para sa anak natin. Pero may bata rin yan sa tiyan mo. Kaya
Kailangan mong alagaan yung sarili mo. Anong gusto mong gawin ko, ha? Baliwalain na lang isakit ni Bailey? Leo, may stage 3 cancer yung anak natin. Leo, may cancer yung anak na. Sorry. Huwag ka nang umiyak. Iniisip lang naman kita. Bakit ba kasi ito nangyari sa anak natin? Huwag ka mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anak, may masakit ba sa'yo? Wala po. Sigurado ka? Wala pong masakit sa akin. Basta Bailey, kapag nakaramdam ka ng kahit anong sakit, sabihin mo agad kay mama ha, para tatawagin natin yung doktor, tapos bibigyan ka nila ng gamot para mawala yung sakit ha. Mommy, tutubo po ba ulit yung buhok ko? Oo naman. Kailan po tutubo? Kapag magaling ka na. Kailan po ako gagaling? Anak, malapit na. Malapit na malapit na ha. Mas bagay po yata sa akin yung kalbo. Makakatipid po tayo kapag kalbo ko kasi di na po magsha-shampoo. Anak, kalbo ka man o hindi, guwapo yung baby boy ko. Big boy na po ako. Ang mga big boy, nagpapagaling. Kaya anak, kailangan mo maging healthy na ulit ha. Diba, aalagaan mo pa yung magiging kapatid mo? Opo, magpapagaling po ako. Tapos aalagaan ko po yung kapatid ko. Tapos kapag hindi na baby yung kapatid ko, pwede na po siyang utusan. Ano? Lagi nyo kasi ako inuutusan ni Daddy. Pag may kapatid na ako, siya na yung utusan. Kaya pala gusto mo magkaroon ng kapatid ha? Para may iba na kaming uutusan. Tuturuan ko din po siya magbike. Mommy, excited na po akong maging kuya. Si baby din. Excited na din siyang tawagin kang kuya. Kaya dapat magpagaling na, ha? Gagaling po ako. Ang lakas-lakas ko pa nga po. Tignan niyo, mami, oh, may muscles pa ako. Basta promise mo, ha? Lalabanan mo yung sakit mo. Opo. Laban? Laban! Oh, kamusta yung check-up mo? Okay naman. Healthy naman daw yung baby. At healthy din naman daw ako. Basta huwag ka masyadong mag-isip ha. Tsaka may aksidenteng nangyari. Anong aksidente? Aksidenteng nasabi nung OB yung gender ni baby. Anong sabi? Magkakaroon daw tayo ng baby girl. Talaga? Oo, baby girl daw eh. Lord, thank you, thank you. Sa wakas, may good news, no? Di ba pinag-pray natin na magkaroon tayo ng baby girl? Eto na yon, binigay na siya. Sign to na nakikinig sa atin ang Diyos. Naririnig niya yung mga prayers natin. Sana pakinggan din niya yung panalangin natin para kay Bailey. Eh, kamusta pala yung chemo session ni Bailey? Sabi ng doktor kanina, gusto niya daw tayong makausap. Bakit? May problema ba? As explained po before, na-diagnose po na may stage 3 non-Hodgkin's lymphoma yung anak nyo. Nag-start po agad tayo ng chemotherapy para malabanan yung cancer sa katawan niya. May epekto na po ba yung chemo, Doc? Well, in the first few cycles of chemotherapy, hindi po nag-respond yung katawan ng anak nyo. Regularly, nagpe-perform din po kami ng diagnostic procedures to check kung anong status ng cancer ng anak nyo. As of this moment po, according to the tests we performed, masasabi po naming in remission na po si Bailey. In remission ho? Doc, ano hong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, as of this moment, considered po as cancer-free yung anak nyo. Talaga po, Doc? Opo. Nung una, medyo mabagal yung response ng anak nyo sa chemo. Pero mas tumatagal, pabilis ng pabilis yung pagkaunti ng cancer cells sa katawan ng anak nyo.
Diyos ko, salamat po. Doktor, salamat po. Thank you po, Doc. Salamat. Alam niyo po, maswerte po tayo kasi kahit bata pa yung anak niyo, nilabanan niya po yung buong tapang yung cancer. Diyos ko, salamat po. Salamat po. Talaga, Mami? Oo. Talaga, Daddy? Oo, talagang talaga. Yehey! Di na po tayo babalik dito sa ospital? Eh, babalik pa rin tayo, pero hindi na lagi. Kailangan kasi ng follow-up check-up eh. Ibig sabihin, imomonitor ka pa rin ng mga doktor. Magkakabuhok na po ulit ako? Oo. Magaling na po ako? Oo, anak, magaling ka na. Yehey! Sabi ko po sa inyo eh, gagaling din ako. Oo, anak, magaling ka na. Mami, ba't ko umiiyak? Anak, wala. Masayang-masaya lang si Mami kasi wala ka nang sakit. Eh kung masaya po kayo, ba't kayo umiiyak? Anak, hayaan mo na yung Mami mo. Mahilig lang talaga magdrama yan. Kayo ha, pinagtutulungan nyo na naman ako. Kala nyo, pag lumabas na si baby girl, may kakampi na rin ako. Sino pong baby girl? Bailey, kasi nakausap na namin ng daddy mo yung doktor kanina. Sabi niya, magkakaroon ka na raw ng baby sister. Girl, yung baby niyo, Mami? Oo. Magkakaroon ka na ng baby little sister. Mami, tawagin niyo po yung doktor niyo. Eh, bakit? Itanong niyo po kung pwedeng palitan. Sabihin niyo po, gawin niyang baby boy yung kapatid ko. Magaling ka na nga. Nangungulit ka na eh. Anak, tsaka na natin problemahin yung magiging kapatid mo. Ang kailangan natin gawin ngayon mag-celebrate kasi magaling na yung baby boy namin. Oh, bakit ka nakangiti? Wala. Bakit nga? Eh, masaya lang ako. Ang dami nating dahilan para maging masaya. Ang sarap lang sa pakiramdam na unti-unti nang naaayos yung buhay natin, no? Mm-hmm. Cancer-free na si Bailey. Tapos may baby girl pa tayong padating. Totoong hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Leo, nagalit kaya sa akin ng Diyos? Bakit naman? Eh kasi nung panahong nagpapakimo si Bailey, alam kong alam ng Diyos na may tampo ko sa kanya. Hindi ko nga kasi maintindihan kung bakit kailangan si Bailey pa yung magkaroon ng stage 3 cancer. 7 taon pa lang yung anak natin eh. Diba, ba't kailangan niyang pagdaanan yun? Tingin ko, hindi nagagalit ang Diyos. Naiintindihan niya yung tampong nararamdaman mo. Mami, bili mo na ako ng bike. Hindi pwede. Pero Mami, magaling na ako. Pwede na ako magbike. Hindi nga pwede. Delikado. Mag-helmet naman ako eh. Eh kahit na, hindi pa rin pwede. Di ba ibibili lang kita pag mas matanda ka na? Pero Mami, kailangan ko na mag-practice magbike. Eh para saan? Kasi Mami, pagdating ng baby sister ko, tuturuan ko siya magbike. Paano ko siya tuturuan kung hindi ako magpa-practice? Ikaw ha, dinadahilan mo pa talaga yung kapatid mo. Mami, bili mo na ako ng bike. Please, Mami. Please, bili mo na ako ng bike. Sige, sige. Ganito na lang. Sa susunod mong check-up, tatanungin natin yung doktor mo. Kapag pumayag, ibibili ka namin ng bike, okay? Yay! Promise mo yan, Mami, ha? Dr. Valentino, to the OR, please. Kumusta na po si Bailey? Dok, okay naman po. Masigla naman ho siya. Minsan nga ho, nasosobran sa sigla eh. Sobrang kulit. Nabasa ko na po yung latest lab results ng anak nyo. And I'm sorry to say this, pero may nakita po ulit kaming cancer cells sa katawan ni Bailey. Ano ho, Dok? Bumalik po yung lymphoma ng anak nyo. Dok, akala ko ho ba cancer-free na ho si Bailey? Opo. Ilang buwan din po siyang naging cancer-free. Pero tulad po ng sinabi ko sa inyo noon,
may maliit pong chance na bumalik yung non-Hodgkin's lymphoma ng anak nyo. And we suggest na simulan na po natin agad yung chemo. Pinayagan na po ba ako ni Doc na magbike? Hindi pa daw pwede anak. Magpapagaling ka daw muna. Sabi niya po sa akin, magaling na po ako. Oo anak, pero sabi ni Doc, kailangan mo daw ulit magpagamot. Bakit po? Eh, magaling na po ako. Medyo bumalik kasi yung sakit mo eh. Bakit po bumalik? Hindi rin ma-explain ng mga doktor mo eh. Pero huwag ka mag-alala anak, makakaya ulit natin to ha. Andito lang kami ng daddy mo tsaka ng baby sister mo. Sasamahan ka namin. May naisip na po ba kayong pangalan ni baby? Nagagandahan kami sa pangalang Eleanor. Eleanor po? Oo, Eleanor. Maganda ba? Opo, pero mas maganda yung Bailey. Basta anak, lalaban ulit tayo ha. Walang susuko. Laban? Laban. Ang hina naman. Laban? Laban! Laban lang tayo ha. Eh, kailan ka po mga anak, mami? Malapit na anak, kaya magpagaling ka na. Diba promise mo sa akin, tutulungan mo kami ng daddy mo sa pag-aalaga kay baby? Basta mami, sa paggawa lang ng milk lang ako tutulong ha. Ayoko po magpalit ng diapers. Kaya magpagaling ka na nga, okay? Ako nang sasama sa chemotherapy ni Bailey. Ayoko. Gusto kong samahan yung anak ko. Pero kabuhanan mo na. Nung una pinayagan kita pero ngayon, hindi na pwede. Leo naman. Ako nang bahala. Hindi ko pababayaan si Bailey. Yung sarili mo muna yung isipin mo ha? Hindi. Sasamahan ko yung anak natin. Baka mamaya ano pa mangyari sa'yo? Nag-aalala lang naman ako sa anak ko eh. Nung una malakas-lakas pa siya eh. Pero simula nung nagpakimo siya ulit, mas lalong pumayat si Bailey. Rachel. Mataba pa yung patpat sa anak natin eh. Shhh! Tama na. Tapos ang putla-putla na rin. Mabuti pa sa papel. Leo, parang lumalala yung sakit ng anak natin. Ganon din naman nangyari noon kay Bailey, di ba? Pero nalampasan niya yun. Hindi eh. Iba ngayon. Leo, alam kong may mali. Parang mas malala ngayon eh. Tahan na, Rachel. Tahan na. Leo, natatakot ako. Natatakot. Shhh. Tama na. After months of chemotherapy, I'm sorry, pero hindi po nagre-respond yung katawan ng anak nyo sa mga gamot at treatment na binigay namin. Patuloy po yung pagkalat ng cancer cells sa katawan niya. Dok, ano po bang pwedeng gawin namin? We did, and we are still doing our best. Pero to be honest po, ang assessment namin, meron na lang po siyang 1 to 3 buwan para mabuhay. Ano po? I'm sorry po. Pwede po kayong humingi ng second or third opinion. Pero base po sa bilis ng pagkalat ng cancer sa katawan ng anak nyo, meron na lang po siyang 3 buwan para mabuhay. Bailey, walang sisile pa. Opo. May surprise kami sa'yo. Sandali. Ayan, pwede ka nang tumingin. Bike? Oo, bike. Ibinili ka namin ang bike ng daddy mo. Pwede na po ba ako magbike? Pinayagan na po ako ni Doc. Oo, anak. Pumayag na si Doc. Pwede po bang magbike dito sa ospital? Oo. Akong bahala sa'yo, anak.
ako ang bahala sa'yo. Subukan mo na yung bike mo. Pwede po ba? Oo naman. Tapos binili ka rin namin ng helmet. Halika, anak. Anak, bubuhatin kita. Daddy, bakit po kayo umiiyak? Hindi ako umiiyak. Layo, dahan-dahan lang. Oh, anong pakiramdam mo na nakasakay ka sa sarili mong bike? Masaya po. Sige anak, subukan mong ipedal. Ayan, oh, dahan-dahan. Okay na po, Mami. Anong okay na? Okay na po. Napapagod na po ako. Sige, bubuhatin ka ulit ni Daddy pabalik sa kama mo, ha? Oh, dahan-dahan. Salamat po, Mami. Thank you po, Daddy. Wala ka naman, anak. Magbalakas ka, anak, ha? Para sa susunod, sa labas ng ospital ka naman magbabike, ha? Opo, kapag magaling na po ako, magpa-practice po ako. Kasi tuturuan ko pa po magbike si Baby Eleanor. Oo, anak. Kaya anak, laban? Laban. Bakit po kayo umiiyak ni Daddy? Hindi kami umiiyak. Mommy, huwag po kayong umiyak. Hindi po ako mamamatay. Anak, di ba sabi ko sa'yo huwag kang magsasalita ng ganyan? Hindi po ako mamamatay. Gagaling po ako kasi gusto ko po makita yung baby sister ko. Makakalaro ko pa po yung baby sister ko. Bakit? May contractions ba ulit? Gusto mong tawagin ko yung OB? Wala. Oh, huwag ka lang umiyak. Baka makasama sa'yo yan, ha? Gusto kong puntahan si Bailey. Gusto kong puntahan yung anak ko. Hindi pwede. Nagla-labor ka. Tsaka nandun naman yung nanay ko, ha? Leo, gusto kong makasama yung anak ko. Pupuntahan agad natin si Bailey pag panganak mo, ha? Pangako ko yan sa'yo. Eleanor, say hi to your Kuya Bailey. Bakit po umiiyak si Baby? Hindi siya umiiyak. Masaya lang siya kasi na-meet niya na yung kuya niya. Ang cute ni Baby Eleanor. Siyempre, mana sa kuya yan eh. Kaya anak, magpagaling ka ha. Di ba promise mo tuturuan mo pang magbike si Baby? Tuturuan ko na po siya ngayon. Hindi pa pwede. Masyado pang bata yung kapatid mo. Gusto ko na po siyang turuan magbike ngayon. Pwede mo siyang turuan kapag mas malakas ka na, okay ba yun? Mami, gusto ko na pong turuan ngayon yung kapatid ko. Anak, kapag mas malaki na si Baby ha, pwede mo na siyang turuan. Okay ba yun, Bailey? Bailey? Anak? Anong nangyayari? Nurse! Nurse! Diyos ko, Bailey! Anak! Nurse! Bailey! Nurse! Ginawa na po namin lahat para malabanan yung sakit niya. Pero hindi po nagre-respond yung katawan ni Bailey sa chemo. Ano pong pwede pang gawin, Doc? Sa totoo lang po, nagawa na po namin lahat ng treatment options para sa anak nyo. Makinala lang po ang bumubuhay kay Bailey. Pero sinisigurado po namin na patuloy yung pain medications para wala po siyang maramdamang kahit na anong sakit. Bailey, anak. Naririnig mo ba si Mami, ha? May gusto lang sana akong sabihin sa'yo, eh.
una, anak. Sorry. Sorry kasi. Sorry kasi hindi namin sinabi sa'yo. Kasi noon, kinausap kami ng doktor mo. Sabi niya, 3 buwan ka na lang mabubuhay. Alam mo ba kung bakit hindi ko sinabi sa'yo yon? Kasi hindi kami naniniwala sa doktor. Kasi anak, naniniwala kaming fighter ka. Laban! Di ba promise mo sa amin ni daddy mo, lalaban ka? Sorry anak. Sorry din kasi. Kasi late na kita nabila ng bike. Di ba dati mo pa sinasabi sa amin na gusto mo ng bike? Hindi kita binilan agad kasi natatakot ako makasidente ka. Sorry anak kung hindi agad kita nabila ng bike. Anong sorry kasi ang damot, di ba, ame? Rachel, tama na, please. Nung binilan kita, mahina ka na. Nung nabilan na kita ng bike, hindi mo na kaya. Anong sorry? Dapat binalan na kita ng bike noong ba eh. Anong sorry? Tsaka Bailey, anak, thank you, ha? Thank you kasi, di ba promise mo sa amin? Magpapagaling ka kasi gusto mo pang makita yung baby sister mo. Di ba gusto mo pa siyang makalaro? Tuturoan mo magbike yung kapatid mo, di ba? Kaya dapat gumaling ka. Kaya dapat lumaban ka sa sakit mo. Anak, nakita ko. Nakita ko kung paano nilabanan yung sakit mo. Nakita ko kung paano ka naging matatag. Na kahit bata ka pa lang, nilalabanan mo yung sakit mo. Hindi ka na nga bata, anak. Big boy ka na talaga kasi nalabanan mo yung sakit mo eh. Anak, thank you kasi nilabanan mo yung sakit mo. Thank you kasi sinubukan mong labanan yung sakit mo. Di ba kapag tinatanong kita kung laban, ang sinasagot mo kay mama, laban! Laban! Pero anak, okay na. Okay na kung kaya mo lumaban. Hindi ako magagalit. Hindi magagalit daddy mo. Hindi rin magagalit baby sister mo. Anak, Diyos ko, okay na kung pagod ka na lumaban. Kasi anak, ayaw ka na namin mahirapin. Bailey, anak! Malabal ka namin ang daddy mo. Malabal ka namin. Anak, gusto ka namin makasama sana. Pero kung nahihirapan ka na lumaban, kung hindi mo na kaya. Anak, kung hindi mo na kaya. Sige na po. Mahal na mahal ka namin, anak. Mahal na mahal kita. Nais ko sabihin sa'yo.
mahal kita. Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Number one, SM Radio Station.